Ito. Ginagawa ko. Ha? Ano? Gawa ka ng cereal. Okay. Dali, gawa ka cereal. May ilaw. Ano, ready ka? Nagagawa ko cereal. Lapagman mo na lahat sa lamesa, dali, para maayos mo. Kukuhanan ko. Okay lang ba? Kukuhanan ko. Akala ko hindi pa siya nag-almusal. Kaya pinagawa ko siya ng cereal. Yung pala nag-almusal na siya. So, bandang huli, ako lang din kumain. This is actually a vlog test, by the way. So, if everyone mag-upload ko to, ibig sabihin nag-work yung ginawa ko. If everyone hindi ko to in-upload, ibig sabihin hirap na hirap ako mag-order grade. Sa ngayon. Kahapon, nag-shoot kami ni Nut sa All American na kung saan, syempre, it's like nearly a whole day shoot from 10 a.m. natapos kami ng mga 6 ata, mga ganong oras. Hindi ko nalaman yung battery life ng A64. I had 6 batteries and ang nagamit ko ay 3. Tapos yung isa, pagdating ko sa bahay, naka-4 na ako. So, not bad for the battery life. Compared nga lang din minsan sa M50 na almost the same lang din ang battery life. Nakaka-3 rin ako, nakaka-2. Pero kasi kung titignan mo yung spec sheet na ginamit ko sa M50, yung tatlong battery na yun, puro 60 frames per second, puro 24. Eto, kaya ako nakatatlong battery kasi 120 frames. May shoot kami na 4K, may shoot kami na almost 60, 120 at 4K yung ginamit namin sa shoot namin kahapon. Kaya ganun yung nangyari. Ano pa bang kailangan malaman nyo sa Sony A64? I'll give you at least 3 today. Isa sa mga dapat nyong malaman sa Sony A64 is yung lens selection na meron sa mismong brand. Sa kaso ko, galing ako sa Canon. So, basically sa Canon marami kasing third-party lenses na mura. Tulad ng mga Tamron lenses, Sigma lenses, mga Tokina lenses. Pero pagdating sa Sony, yung mga lente, grabe. Medyo OA yung presyo. Sa pagka-check ko, dapat wide lens ang gagamitin ko, 10 to 18 ng Sony. Pero chineck ko yung price, it's around 32,000 yung presyo. Second hand na sa 29,000, mga ganun lang yung halaga. So then, nag-result ako sa pagkuha na lang instead ng Sigma 16mm f1.4. Well, sa pagkakita nyo naman, ito siya ngayon. Worth it siya. Although medyo tight siya sa akin ng unti, medyo arm's length na tong vlogging distance ko. Hindi katulad nung pag 10 to 18, syempre kahit ganito ako kalapit magsalita, wide pa rin. Or kahit ganitong arm's length, sobrang wide pa rin. Kaya kung magsa-Sony kayo, i-consider nyo muna ano ba dapat yung bibili nyong lente na all around para sa camera nyo. Kung mag A64 ka ba, A63, A65, na may IBIS, at yung pa pala walang IBIS ang A64. Which is okay lang naman para sa akin kasi kahit nung nasa Canon naman ako, electronic, IS lang naman siya, hindi naman siya IBIS. So hindi pa nakakaranas ng IBIS, but hopefully in the near future or matagal after ilang years pa yun, makakaranas din ako ng IBIS. What else? Kung napapansin nyo nga, since naka Sigma 16mm ako, pwede siya pang portrait, pwede rin siya pang vlog. Which is kaya nabuo yung pinaka-desisyon na yun dahil 1.4 din siya. At grabe yung bokeh capability niya. Hopefully, siguro by the end of this vlog, kung malabas ko na tong vlog na to, mapapanood nyo yung cinematic sequence na ginawa namin ni Nut para sa isang client dito sa vlog na to. Pero i-upload namin yun sa page na ila-launch namin soon. Yun yung bago naming business page ko. Dapat ngayon mag-vlog ako gamit yung 16mm f1.4. Kaso parang ang damot naman nun kapag nag-vlog ka ng may kasama kang tropa tapos naka 1.4 yung bokeh mo. Parang ayaw mo magbigay ng angulo sa kausap mo. Pag ganun. Oh yeah! Tili mo? Yung mga nanood nga pala sa live kagabi, thank you. Kaso nabigo ko kayo kasi hindi kami nakagawa ng BTS. Sobrang hirap. Oo nga, hindi namin kinaya kasi nga kailangan namin mag-focus maigi. Kasi pagdating sa mga gantong shoot, seryosohan.
Tsaka hindi kami pwede magbasta-basta pa sa ngayon. Unless nga talaga kung may isa pa tayong shooter. May taga BTS. Kaya kung may apprentice man dyan, gusto mag-apprenticeship. Apprenticeship. Hindi, kung may gusto man dyan sumama sa shoot namin para lang mag-shoot ng BTS. Welcome na welcome ka sumama sa amin. I-welcome ka namin as the BTS guy. Para matulungan mo rin kami. At, wait lang, pagpalagay ako. Oh man, nasa low light tayo ngayon. Dapat nga, grainy na to eh. ISO 2000, 4000. Tapos F4.5 man. Ito yung itsura ng F4.5 ISO 2000 sa Sony. Naka-auto ba yan? Oh man, in-auto mo to eh. S-Lag 3 tayo man. Ano? Parang baka malaglag naman yung camera mo. Ha? Parang malaglag? Okay yung ano yun. Okay yung nangangamba eh. Hindi yan, tolo. Kung 20... Kung nanonood ka man. Nananawagan. B. Kung nanonood ka man. Nananawagan ako sa'yo. Gustong gusto ko na mag-Sony. Pero sana mapanood mo to. Pakitaan mo ng B-roll to. B-roll mo para saan yung pakitaan? B-roll tayo ng mga mala Daniel Schiffer food videography and restaurant videography. Para sa inyo to. Tsaka para sa ito B kasi para ma-convince na kita na mag-switch ako sa Sony. Kasi sobrang lupit. So yun ang pinaka-output namin sa Sony A64. All of those clips, all of that whole cinematic sequence, or that whole promotional, commercial-type sequence, was shot on the Sony A64. And that was rendered in 4K, na dinownscale ko ulit sa 1080, kasi hindi pa ako naka-iMac. Yeah, sinut kasi naka-iMac siya, kaya nires niya ng 4K, so I have to downgrade and everything, so... You know how it is. But anyways, comment down below what's your favorite part of that sequence. Ako, favorite part ko yung may nagrolyo ng ano. Pinarolyo namin yung spice. Pinarolyo, tapos pa. You know, that part, that was epic para sa akin. Tsaka yung ganun, yeah. Para siyang may feels ng choking yung pagdiin ng dough. Parang ganun yung nakita ko. Parang kulang na lang choking logo yung nakalagay. But, you know, talking about the brand itself, All American, thank you very much for giving us that opportunity. If ever man mapanood nyo to, I'm thankful for that na nabiligay nyo sa aming opportunity na yun. And what else? If ever man, mapanood mo tong video na to, don't forget to leave a like. Para masuportahan natin si Nut sa pag-switch over niya sa Sony, maybe ang goal natin is 100 likes. Or at least 300. Depende kung ano mauna. Kung nag-100, push pa natin ng 300. Suportahan natin si Nut na mag-Sony. And sa squad, naka-Sony na ako. Hopefully, baka yung iba mag-Sony na rin dyan. You know? And lastly, kung out of this world ka, huwag mo na rin kakalimutan na mag-like at mag-subscribe. Ring mo na rin yung notification bell para lagi kang notified sa mga uploads natin. At malapit na tayo mag-1K. 800 na tayo, which is good. Wait lang ah. You know, may client pa oh. Unting push pa. Unti na lang 1K na tayo. 1K na tayo, Martians. 1K na. We're gonna hit 1K, hopefully this month or next month. 1K na tayo. So push natin. Share nyo tong video kung natripan nyo. Share nyo sa friends nyo. Ipakalap nyo na kung bago man sa paningin nyo to. I'll see you guys on the next video vlog adventure.